nakuha ko yung injury ko, dati pa daw according to my doctor. Sobrang frustrating kasi syempre as an elite athlete, you want to deliver and make your country proud, diba? Sabi ng coach ko na huwag na akong tumakbo for 2 months sa SEA Games ko na ilabas. So hindi na ako nakapag-run kasi tear na talaga siya. Tapos natatapilo ka na nang hindi mo napapansin. Sakit ng tapilok, tapos parang pilay na yung paa mo. Tapos tuwing nagsistep ka, may pain ka na sa ankle talaga. Yun talagang from start to finish talaga, yung hindi siya nawala. So noong 2015 SEA Games, mga 5 beses ako natapilok. Pero syempre, when you're doing it for the country kasi, tapos masaya ka, titiisin mo lahat. Nangingibabo pa rin yung goal ko na manalo kaysa yung pain na nararamdaman ko. Andyan ka na, andyan na yung opportunity na marami naghahangad sa'yo binigay. So parang, di ba, make the most out of it lang. So you came here not just to race, not just to participate, but you came here to win. San elite athlete, hindi pwede na magsa-stop ka dahil lang may injury kayo. So kung ano yung pwedeng i-work, yun yung i-work. It's a once in a lifetime opportunity na many athletes have been dreaming of each night. Kahit saan man yan, mapa-SEA Games, Asian Games, even local and international games, di ba? As long as you're representing the Philippines, it's always an honor.